Ano? Aalis ka na naman? Iiwan mo yung mga bata? Oh, Nay, binilin ko na ho sila kay Doy. Kukunin ko lang ho yung report card nila. Kagabi napansin ko parang si Eman natutulog dito sa sofa. Bakit? Hindi ko alam na eh. Nagtatanga-tangahan ka na naman ba? Ha? Nagtatanga-tangahan ka na naman? Eh alam mo naman na yung anak ko dapat natutulog doon sa kwarto niya, hindi ikaw. Ikaw dapat natutulog ka dito sa sala dahil ikaw sampid ka lang dito sa bahay na ito. Naintindihan mo? Ma? O ano? Sige na, lumayas ka na! Samahan mo na yung kalaguyo mong gago! Sige na, layas na! Huwag ka nang babalik dito, ha? Nakahilalim dito. Sige na, layas na, layas na. Chuchu! Nay, yung boses nyo kasi baka marinig kayo ng mga bata. Isumbong kayo kay Kuya Eman. Ah, ganun ba yun? O sige, sa susunod, ha? Pagka nagalit ako dito kay Mel, kaya ganito, hihinaan ko itong boses ko ganito. Para hindi ka marinig ng kuya mo, para hindi tumigil ang pagpapalamon sa'yo at saka lang sa dinadala mo! Ha? Para hindi magalit ang kuya mo sa atin, ganun, okay lang? Hmm? O ano? Aba, tumaas yata yung mat ni Mundi ngayon, ha? Dating 90, naging 94? Ha? Kasi tinuturoan po ako palagi ni Mamaw. Mabuti naman pala natuturoan mo yung mat itong si Mundi. Pero sana ang tinuturo mo sa kanya yung subject na talagang napakagaling mo. Yung subject tungkol sa religion at saka yung sa values education. Gusto ko rin po yung religion and bias education, Mama. Ay, oo naman. Kaya lang, sayang. Kasi itong si Mama mo, eh merong isang napakahalagang subject na nakaligtaan niya doon. Yung tungkol sa faithfulness at saka sa honesty. Nay, kumain na lang mo kayo. Kumain ito. Itong si Papa. Matikman nga itong adobo na ito ni Mel. Sige. Tapon nyo na nga to. Pangit naman ang lasa niyan. Ano ba yan? Napaka... Asin ba yan o adobo, Mel? Sorry po, Nay. Kung gusto niyo mo, pagliluto ko na lang kayo ng ibang pagkain. Hindi na. Ano yan? Sarap naman yung adobo eh. Gusto ko yung timpla nito. Kaya na kain. Mercedes! Oy! Oh! Ano na lang balita kay Eman tsaka kay Mel? Eh, ayun! Lumalambot na naman yung puso ni Eman dun sa gagang asawa niya. Buwisi talaga, no? Ay, nako. Baka maloka ang anak niya sa nasagap kong chismis. Kasi sabi daw nila, baka hindi si Eman ang tunay na ama ni Aliyah. Saan mo naman nasagap yung chismis na yan, ha? Ay, nako! Mercedes, ang chismis may pakpak yan. Tsaka, naalala ko rin eh. Nabanggit ni Dodong sa akin dati na talaga namang rebound lang ni Mel si Eman. Eh, malay ba natin, di ba? Kung ang kalaguyo ni Mel ngayon ay ang ex niya at medyo magkidikit lang naman yung pakikipaglilasyon niya sa dalawa, eh, baka buntis na si Mel bago pa niya makilala si Eman. Mel, maitatanong ako sa'yo, magsalita ka, ha? Magsabi ka ng totoo. Sino ba ang tunay na ama ni Munding? Po? Magsabi ka sa akin ng totoo! Hindi si Emma ang tunay na ama ng panganay mong anak, ano? Hindi, ano? May huwag naman ho akong pag-isipan ng ganyan. Huwag niyo naman hong idama yung mga bata sa kabaliwan ninyo. Teka muna, sandali, kinakausap kita, ha? Bastos ka, ha? Kinakausap kita? Kung kaya mong paikutin ang asawa mo, ako hindi mo kayang paikutin. Ha?
sino ang tunay na ama ni Mundi? Ano yung kabit mo? Ha?